Ang laki ng lumabas, oh, mga sangkay. Hindi siya normal. Dadampian lang natin ng ano, medyo mainit na tubig. Hello mga sangkay, welcome back to my channel. Ngayon, ano ko, titingnan natin yung sisiw na napisa na yung ano, yung dalawang itlog sa incubator na sinalang natin. Yung isa parang may problema siya mga sangkay, yung parang may lumabas kunti sa ano niya, pinakapusod niya, mayroong parang bukol. Ngayon titingnan natin yung sisiw natin. I-recover natin yung isa kasi yung isa parang may diferensya yung ano, kung kaya ba natin ma-recover. Ngayon nandito ko ngayon sangkay. Ito yung incubator ko. Titingnan natin yung ano, sisiw. Ito mga sangkay. Pakita ko sa inyo. Yan, sisiw na siya, mga sangkay, yun o. Lumabas. Yan. Sisiw na siya, mga sangkay, o. Dalawang sisiw. Ito yung ano na, yung shell. Yung isa hindi pa napisa, mga sangkay. Nilagay ko na sa baba para ano, hindi siya dun sa ano. So, mama, yun o. Yan ang dalawang sisiw, mga sangkay. Ngayon sangkay, medyo basa pa sila kasi bagong ano lang, bagong pisa. Ito mga sangkay, nakita nyo, may lumabas siya. Oh, meron siyang lumabas. Hindi siya normal yung ano niya pagpisa. Ngayon, itry natin ma-recover to, no? Itry natin i-recover tong ano, yung sisiw na to, kung kaya natin. Ngayon kukuha ako ng ano, kukuha ko mga sangkay ng medyo maligam-gam na tubig. I-try natin tapos at saka tissue. Idampi-dampi lang natin sa ano niya. Kaya ibalik ko muna sa mga sangkay, kukuha lang ako ng ano, ng tubig mga sangkay. Kukuha lang ako. Ito, nakaready na yung tubig ko. Ito mga sangkay, ito yung gagamitin ko. Medyo pinakulo ko to na tubig. Ngayon, i-ano natin. Dito mga sangkay, ano natin. Kukuha lang ako ng tissue. Kung kaya ba natin i-recover. Kung kaya natin i-recover yung anong sisiw. Ngayon mga sangkay, titingnan natin kung kaya natin ma-recover pa yung ating. Kasi pag pinabayaan nyo yan mga sangkay, posible siya. Posible mamatay yung ano, log. Pag pinabayaan natin yan, aw, itlog yung manok, yung sisiw. Ito ngayon, meron akong tissue, mga sangkay. At saka medyo mainit din ito. Lagyan lang natin ng ano, pasain lang natin ng tissue. Yung medyo, yan, medyo mainit siya. Iano natin mga sangkay. Didikit natin sa, kunin natin yung sisiw yung may problema. Dalawa lang ang napisa pa lang, dalawa. Ito kasi may lumabas, oh. Ang laki ng lumabas, oh, mga sangkay. Hindi siya normal. Dadampian lang natin ng ano, medyo mainit na tubig. Dandahan. Para ma-recover natin. Baka sakaling ano, pumasok yung ano. Lumabas yung ano niya, lumabas. Try lang natin ng sangkay kung mabuhay ito, no? Kasi karamihan nito hindi talaga nakasurvive pag ganito. Yung parang sa pusod pa. Idampi lang natin mga sangkay, dampi. Try natin mabuhay ito, ma-recover. Hindi kasi normal yung ano niya, pagsisiw niya ng itong isa. Yung isa okay naman. Yan, dampihan lang natin ang mainit-init na tubig. Try lang natin ha mga sangkay kung kaya ba natin. Ngayon lang ako naka-experience ng ganito sa incubator. Siguro nag-fluctuate yung init dito sa incubator, yung temperatura, kaya hindi normal yung ano niya. Hindi normal yung pagpisa niya. Yan, dampihan lang natin mga sangkay sakaling pumasok tong ano. Kung saan pa yung parang sa pusod nito, pusod ng manok, mga sangkay. Yan. Dampihan natin mga sangkay. Baka sakali. Kasi okay naman yung ano niya eh. Yan o. Okay naman yung ano niya. Yung balahibo niya, yung paa, kompleto naman. Dito lang may lumabas lang talaga na
may lumabas mga sangkay na tawag nito na parang sa ano niya, sa tawag nito, sa pusod niya lumabas. Ngayon try natin ma-recover to, kung mabubuhay ba talaga siya ng tuluyan, no mga sangkay. Ano natin, kulit ulit tayo ng ano, tubig. Ito mainit to guys ha, mainit to mga sangkay, mainit. Basahin lang natin. Yan. Kailangan malinis din kasi ano to eh, baka may infection. Try natin, dampian lang. Na mainit-init na tubig, no? Baka sakaling pumasok pa yung ano. Nag-lock kasi o, parang nag-lock. Yung ano niya. May problema to. Baka yung ano, yung tawag nito, yung incubator natin mga sangkay, nagpa-fluctuate yung ano, init. Kaiba-iba yung init kaya nagganon. Merong lumabas. Hindi to normal sa isang sisiw na mayroong ganon. Merong bukol sa pinakapuson paglabas niya. Try lang natin mga sangkay. Update ko kayo kung kaya ba nito mabuhay. Yan o. Oh. Okay naman siya sana eh. Yan. Lumabas kasi mga sangkay, lumabas. So, ang laki ng lumabas. Yan. Ang laki ng lumabas talaga. Oh. Hindi siya pumasok yung ano. Ngayon, try lang natin pumasok. No? Try lang natin pumasok. Ano lang, dampian mo lang. Dampian ko lang mga sangkay ng tissue na mainit. Init-init na para pumasok sakali. Try lang natin ma-recover. Pero pag umano to, pag humupa yung ano niya. Yan. Yan mga sangkay. Pag humupa siya, posible tong ano. Kasi maano yan eh. Pag hindi natin, pag hindi to mawala, kalalakad nila masasabit, masisir, maano, magdudugo. Yun, pag nagdugo to mga sangkay, posible maano tong sisiw. Mamatay. Kaya tulungan natin, no? Pag may mga ganito. Try lang natin. Mainit na tubig tapos tissue. Pahid lang natin mga sangkay sa ano. Sa kanya. Try lang natin ipahid, no? Kasi dalawa lang ang ano, dalawa pa lang ang napisa mga sangkay, dalawa. Try lang natin. Pero lumabas siya. Hindi ko naman to inano ah. Hindi ko siya tinanggalan ng shield. Lumabas lang talaga siya ng ganito. Paglabas niya, ganito na talaga siya mga sangkay. Hindi siya normal pag ganyan, no? Try natin ma-recover, no? Kasi pag anuhin natin ito mga sangkay, pag putuloy natin, magdudugo ito, maano yung sisiw mo. Madadali. Ngayon mga sangkay, balik ko muna siya sa ano, no? Padandaan lang yung pagdampi. Yan, no? Yan ang sisiw. Ngayon, ilagay ko muna sa incubator, balik kasi medyo basa pa. Nire-recover ko lang habang basa pa, no? Yan. Yan ka muna. Para mainitan siya. Yan mga sangkay. Yan ang ano ko. Yung yan, no? Okay naman yung isa. Ito ay okay naman, oh. Kapipisa lang ito ngayong araw. Okay, ito wala naman, oh. Tingnan ko sa puwit, wala naman, oh. Wala naman siyang ano, normal naman siyang normal. Yung isa talaga yung hindi siya normal yung isa. Ano? Yan mga sangkay. So, yan mga technique lang, i-try ko lang kung ma-recover natin yung isa nating sisiw kasi kawawa naman, no. Dalawa lang ang napisa. Yung isa papisa pa lang mga sangkay, oh. Papisa. Tatlo lang kasi ito na initlog. Tatlo lang, oh. Yan. Yung isa papisa pa. Yan. Try na lang natin kung ma-recover, no. I-update ko kayo kung makaka-recover tong sisiw. Yan. Yan, oh. Gawa ko lang to mga sangkay. Ginawa ko lang to na mga ano. Ginawa ko lang to na incubator, manual incubator kasi ito eh. Hindi ito ano, hindi ito automatic. Yan, ginawa ko lang. Try natin mamaya pag ano, pag
mga ilang minuto, try natin ulit, pahiran natin ng mainit na tubig sa tissue yung may diferensya na sisiw, no? Kasi may lumabas siya sa kanyang, tawag nito, sa kanyang pusod, hindi normal, pero lumabas siya bigla sa shell, parang na ano siya, parang kung sa ano pa, parang immature, hindi pa kumpleto yung ano, lumabas na siya, parang ganun. Paglabas niya, ganun na siya. Hindi ko na, nakita ko na lang, napisa na eh. Okay naman yung ano eh, kita, wala namang dugo dito sa ano eh. Wala namang dugo dito sa shell na ano ko eh. Tiningnan ko. Ito yung shell niya, mga sangkay. Okay naman yung ano niya, pag hatch niyo. Kung kikitingnan niyo, yan, yan ang shell. Oh. Yan, medyo may dugo pa kasi bago pa lang. Okay naman eh. Okay naman yung shell niya. Yung isa, ito din, oh, okay naman ang paglabas. Kaso, umano. Yan, oh. Okay naman, no. Pero, bakit kaya may ano? May problema. Yung isang sisiw, no? Meron siyang bukol sa pwitan. O sa pwitan, tawag nito sa pusod niya. Yan, oh, ang laki. Mga sangkay. Ang laki ng bukol niya. Kawawa, no? Kawawa. Kaya try natin i-recover. Yan, i-recover natin itong mga sangkay. Kita try lang natin ma-recover, no? Thank you, Vitor. Ngayon, pahiran natin ulit. Pahiran natin ulit, mga sangkay. No? Pahiran natin ulit. Para maano natin. Diyan ka muna para mainit. Ito, mga sangkay, yung ano ko ginagamit. Dapat malinis na tissue ang gamitin natin, mga sangkay. Yan, kung sino may mga katanungan sa aking ano, sa aking vlog, mag-comment lang kayo sa comment section, no. Baka may matulong ako sa aking mga katulad ng mga kabakyard. Yan, mainit na, nilagyan ko siya. Ano lang din natin na mainit. Para umano siya, guys, mga sangkay. Yung humupa. Humupa yung bukol niya. Mainit. Huwag mainit masyado na tubig ang ano natin na idampi. Kasi baka mamaya madali yung itlo, madali yung ano, sisiw, madali. Okay naman, no? Kompleto naman yung paa niya, yung ano niya, feeder niya, okay naman. Dito lang talaga paglabas niya. Umano yung ano niya, yung sa paglabas sa pusod niya. Ganito lang ang teknik, mga sangkay, ha? Tips ko to sa inyo. Mainit na tubig, mainit-init. Huwag masyado mainit, no? Mainit-init lang. Huwag malamig, ha? Kasi may infection yan pag malamig. Dapat yung tubig natin na pinakulo ay malinis din, no? Mineral. Mineral ang ginamit ko dito. Yan. Yan, mga sangkay. Yan ako sa inyo para maano natin, no? Kawawa kasi yung sisiw. Tingnan nyo siya, nanginginig oh. Parang nanginginig. Di kasi kompleto. Oh. Sana nga mabuhay ito ng tuluyan, oh. Yan, ipapasok ko na sa ano ulit. Ipapasok ko sa incubator. Kasi hindi pa naman sila tuyo. Yan lang muna sila. I-observe natin ito mamaya kung ano, kung mabubuhay ng tuluyan yan, no. Kawawa kasi ito, okay to eh. Okay tong isa eh. Yan, no. Masigla yung isa. Masigla yung isa, mga sangkay. Yan, mga sangkay. Yan, update ko kayo, mga sangkay, kung kaya mabuhay ng anong sisiw ng tuluyan, kung matatanggal ba. Ibibidyo ko din para makita nyo kung natanggal ang ano, yung bukol niya sa tawag nito, sa kanyang pinakapusod. Yan, mga sangkay, salamat sa nanonood sa aking video, no. Don't forget to subscribe to my channel. Maraming salamat sa inyong suporta, no. Ito sa manual incubator, kung may tanong kayo sa paggawa nito, i-comment nyo lang sa aking ano, sa aking video, tapos sa mga katanungan about sa backyard breeding, para matulungan ko kayo, kaya mabigyan ko kayo ng mga tips kahit konti.
Yan mga sangkay, maraming salamat. God bless, maraming salamat sangkay.